For this video, ituturo ko sa inyo ang dalawang basic steps sa paggaganchilyo. Ang paggawa ng slip knot and chain. Dito nagsisimula ang lahat sa paggawa ng isang project, so kailangan ito ang una nyong matutunan. Meron akong easiest way na natutunan sa paggawa ng slip knot. Gagamit tayo ng acrylic yarn. Sundan nyo lang po ako. Iiikot siya ng dalawang beses. Okay. Then hahawakan. Yung nasa likod po, lalagay natin sa harap. And then, itong natira, ilalabas niya siya sa hintuturo. And then, may slip knot ka na. Ulitin po natin. Iikot ng dalawang beses. Yun, hawakan sa middle finger and thumb. Yun, nasa likod, ilalagay sa harap. And then, yung naiwan, ilalabas sa hintuturo. And then, hihigpitan. Nahawakan na itong dalawa. Masundan po ninyo. Okay, one last time. Iikot ng dalawang beses. Nahawakan ng middle finger and thumb. Ilalagay sa harap itong nasa likod. And then, yung naiwan, ilalabas sa hintuturo. Then, hihigpitan. Meron ka ng slip knot. Okay, sa paggawa naman ng chain, ito yung tinuro ko sa inyo sa first video kung paano hawakan yung yarn. Iikot. Then, dito hahawakan. Ito na yung slip knot. Sa paggawa ng chain, kung ganito po yung prefer nyo na hawak ng hook, ito po yung gamitin ninyo. Kukuha lang po ng yarn. Yarn over. And then, pull through. Ayan yung first chain po natin. Again. Dito po sa ilalim. Yarn over. And pull through. Dalawang chain na po yan. Nakakasunod po kayo. Pwede nyo po siyang i-pause and then try nyo po sa inyo. Sa ilalim po lagi. Tapos lagi nakaharap sa inyo itong pangkawit. Then lalabas. Again, ito po yung nagko-control si hintuturo sa higpit ng tahinin niyo. I-adjust nyo po siya. Kung sa tingin nyo masyado mahigpit, pwede nyo po siyang luwagan. Kung masyado maluwag, pwede rin pong higpitan. Again, chain. Yarn over and pull through. Yarn over, then pull through. Yun lamang po. Thank you for watching. See you on my next video.